So ito yung first morning namin dito sa quarantine and naghatid na ng breakfast yung staff nila dito sa hotel. So ayan, makita niyo yung mga bed bunks sa likod. Tapos tara, pakita ko sa inyo yung breakfast natin ngayong umaga. Kahapon July 4 kami dumating. So today is July 5. Ito yung first breakfast namin dito sa hotel, hinatid na ng staff. And kahapon nga pala, pagdating sa airport, may pagkain na agad silang bibigay bago ka lumabas ng airport. So, pagsakay nyo ng bus na service kung na magdadala sa inyo sa hotel, bibigyan na kayo doon ng pagkain. So, yung kahapon, meron silang water, bottled water. Tapos, yung isang pack na pagkain na rice. Tapos, may 2 pieces na fried chicken. Yun. And then, kagabi is... Dumating kami dito sa hotel is mga 5 plus na. So, nung bandang 6:30, naghatid na rin sila ng dinner namin. Fish fillet, toge, and ano yun? Rice. So, yun. So, ngayon morning, naghatid na sila ng breakfast. Pakita ko sa inyo yung breakfast natin. Yan. So, may cover to guys, ha, pag hinatid nila. Tapos, kakatok lang sila sa room nyo. Parang style ayuda, yung may mga upuan sa labas, ganun. So, ito, daing na bangus. Boiled egg. May isang slice ng pipino. Garlic rice, and isang slice din ng tomato. Tapos, meron silang coffee. To. Ang sabi kahapon, tuwing breakfast lang nagsiserve ng coffee. Pero kung gusto mo, pwede ka naman siguro mag-request. So, yung coffee nila, wala pa siyang hot water, ganyan. Meron naman silang, ano dun sa labas, para sa hot water. Yan. Meron silang sugar na cream and coffee. Tapos, ako, since may dala pala akong ganito, yan. So, kumuha na ako ng maraming tubig sa lang yan. So, pagka nag-crave ako sa kape, hindi na ako tatawag sa reception. So, ito yung mga dala kong kape. So, gagawa na tayo. So, yung kape ko, meron akong... Ito. Bukod sa kape, meron akong dalang Milo. Meron akong dalang tea with milk. Tapos, meron akong instant 3-in-1, yung brewed. And then, meron din ako nitong latte. Yan, latte caramel. Okay. So, ngayon, titimplahin ko itong latte caramel. Sa gabi, itong Milo or itong tea. Yan, ganyan. Gawa na tayo ng coffee. Umaamoy yung daing na bangus. Ang tagal dito, 10 days. Kasi halos kami lahat na batch dito. 12 kami dito actually, nang galing sa Brunei. Tapos nung gabi, may dumating pa. Nung umaga, hindi ko lang alam kung meron din nung umaga. Okay. Actually, sabi nga pala ng coordinator ng OWA, kung may kamag-anak kayo na pwedeng magpadala ng pagkain, pwede kayong dalahan. Ganun. Tapos, pwede kayong magpa-order sa labas. Pero yung mga lutong bahay, bawal yung Grab, yung ganun. Pwede kayong magpabili sa staff ng hotel. Bawal yung mga food deliveries. Pwera lang kung galing sa family nyo. Na alam na naka-quarantine kayo dito. Okay. Sorry guys, umilom na ako ng tubig kanina. Morning, pagkagising ko. Routine ko yun, every morning, inom na ng tubig. Kasi pagising ko kanina, sobrang sakit ng ulo ko. So, inom na ko agad ng tubig. Buti nga maagahin na rin yung breakfast para makain ng gamot. So, ayun lang nga guys. Sa mga uuwi, hindi ko lang alam kung dito lang ba sa Brunei yun. Or sa lahat. Kailangan nyo ng OSSO. Yung Balik Pinas program. Kasi kailangan yun. I-present sa airport, pakita nyo kapag nag-check-in kayo. Kung ayaw yung magkaroon ng cause of delay na, parang may stress kayo doon pagdating sa airport. Once may ticket na kayo, mag-register na kayo sa Balik Pinas website or Red Cross website. So before Red Cross yun eh, pero ngayon ang gamit na is Balik Pinas. And then yung certificate na kayo ay negative, COVID-free, hinahanap rin yun sa airport. Hinahanap din ang is a must na meron kayong face shield. Dahil sa aeroplano, all the time naka-face shield kayo at naka-face mask, pwera na lang sa time ng pagkain. Tapos, paglabas nyo rin sa airport, kailangan naka ganun din kayo. Airport na dito sa Pilipinas, naka-face shield, naka-face mask, and then may yellow card silang ibibigay doon. Bibigay na yun sa inyo ng flight attendant sa aeroplano. So, fill up nyo lang yan. Fill upan nyo kasabay nung tax declaration form. Then, paglabas nyo ng aeroplano na dito sa Pinas, yung unang-unang mga Pilipino na mag-a-assist
bibigay nyo sa kanila yung yellow card na yan. Sa eroplano pa lang, ibibigay na yan. Iyan is health declaration card. So, kasabay yan ibibigay kasama nung tax declaration. Fi-fill up nyo lang ulit yung mga details. Tapos yung saan yung address nyo sa Pilipinas. So, pag nandito na pala kayo, tapos na yung quarantine nyo, bago naman kayo pumasok pala sa hotel, may fi-fill up pa na naman kayong mga form. Sa hotel, ang daming form din. So, kwento ko sa inyo guys kung ano yung mga dapat nyong gawin before pa man kayo pumunta sa airport. Kung gagawin ko na lang ng bukod na video. Okay? Kain na lang tayo. Good afternoon guys, so this is our lunch pack. Ayan, lunch na natin ngayon. Ito roasted chicken, parang steamed vegetable, and then plain white rice. Yon, drinks, bahala ka na sa buhay. Gusto mong mag-hot drink. So ako, sasabayan ko ng Milo. Ito yung cup ko kanina, buti hindi ko tinapon. So tomorrow morning na lang. Kaya lang wala na akong sugar. Ayan, nagtimpla na ako ng aking hot drinks, Milo. Lunch pero naka-hot drinks ano kasi medyo malamig naman dito dahil 24 hours yung earth. So, kain na tayo. Hey! Burn na siya. Ang pilas ng gulay. Tsaka, ano? Hindi pala to steam. Binisa sa mantika. Nag-uusap sa GC. Kasi nga naman sa Brunei, puro manok na rin halos dun eh. Everyday manok. $1 lang kasi may fried chicken and rice ka na. Tsaka yung sauce niya. So very convenient naming bilhin ng mga Pilipinong OFW doon. Kaya, sabik dito sa bubble. So nag-message yung isa naming kabatch dito sa group, sabi niya. Sana po, pork din ang ulam at sabaw. Sa Brunei, puro manok. Pinas manok ulit, may tumutubo ng wings sa akin likod. Kaya ayun. So yan, tatanong namin kung pwedeng magpaluto ng sinigang ng baboy. Share-share na lang kaming batch. Kasi 11 or 12 naman yata kami. Magkano lang naman ang kilo ng pork. So yan. So pag kami magluluto, magpapaluto kami para naman may sabaw. Kasi nga naman, puro dry. Ang hirap kumain. Lalo na kung mahilig ka sa mga sausawan. Yan. By the way guys, walang lasa o walang sahog yung gulay. Pero masarap. Kasi parang yung pinanggisa lang nilang mantika is sesame oil. Parang ganun. Pero masarap. So, tapos na kumain guys. Yan. So, update ko ulit sa next video or maybe mamaya para sa ating dinner. Dinner time na po. Tayo. Parang adobo. Yung may bulaklak ng salt na manamis-namis. Yan. Tumawag kasi nag-request ako ng towel at saka tissue at saka toothpaste. Kasi nga yung toothpaste nila. Ganito lang. Oh, see? Dalawang gamit mo lang to. Eh kahapon pa yun. Hindi pa naman sila naghahatid ng bago. Tapos yung towel parang ano, parang may amag-amag na. May something pang kulay yellow na hindi ko alam kung ano yun. So, so yan. Ayan, at least yung towel medyo maputi and malaki. Compare dito sa isa, just me. Parang ilang years nang nagseserbisyo sa kanila. Medyo bago-bago. Eh, hindi nakakayaking ipuna sa katawan. As usual, itong kanilang toothbrush yan.
Tapos, ganun pa rin yung toothpaste. Jaran! Good thing is, kapag nag-request ka naman sa kanila, bibigyan ka naman. Tuloy ang pagkain. Itong meal pa lang na to, yung naubos ko. Siguro kasi bago sa kanlasa dahil baboy. Kasi nga, always kaming manok sa Brunei. Handa lang namin makakain ng baboy. So yan, naubos ko. Ang tayo na kainin ko pa rin. Done, and I finished my food tonight. Thank you for watching.